Bagsak ang approval at trust ratings ni Vice President Jeju Marbinay base sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Aminado ang kampo ni Binay na apektuhan sila ng investigasyon ng Senado kaugnay sa Dimanoy overpriced na Makati City Hall Building 2. Pero sa limang pinakamataas na opisyal ng bansa, si Binay pa rin ang may pinakamataas na approval at trust rating. My report, si Ruth Cabal. Ang 81% approval rating ni Vice President Jeju Marbinay noong Hunyo bumagsak sa 66% o mas mababa ng 15 percentage points nitong Setyembre. Base sa pinakahuling Pulse Asia survey, bumaba maging ang trust rating ni Binay mula 79% noong Hunyo naging 64% ito. Pinakamalaki ang binaba ng approval rating ni Binay sa limang pinakamatataas opisyal ng bansa. Kabilang sa mga may init na isyu noong panahong ginawa ang survey ay ang umano'y overpriced Makati City Hall Building 2. Mas malaking bahagdan ang lumipat doon sa sinasabi nating undecided. Hindi siya lumipat sa negative, nandun siya sa kalagitnaan at maaring ang tao naghihintay kung ano pa yung ibang impormasyon bago sila magbigay ng kanilang paghusga. Mismong ang kampo ni Binay aminadong naapektuhan sila ng investigasyon ng Senado na tila tinaiming daw para maimpluwensyahan ng survey. Di rin daw nasakop ng survey period ang public address ni Binay kung saan sinagot niya ang mga aligasyon laban sa kanya. Kasi kung makikita niya yung survey period din, hindi naman na-capture yung sagot na ginawa ng ating Vice Presidente. Hindi na input yun dun sa survey. So tignan na lang, abangan na lang natin yung susunod na survey kung ano yung magiging resulta. Gate naman ni Senator Coco Pimentel, chairman ng Blue Ribbon Subcommittee. This was not meant to affect anybody's chances. We're only after the truth. And then ako actually, I'm after minimizing graft and corruption. Gayunman, ang approval at trust ratings ni Binay pa rin ang pinakamataas sa lahat ng top national officials. Kaya nagpapasalamat pa rin daw si Binay. Oo, nagpapasalamat sa tiwala at pagdasal po ng ating mga kababayan. Dahil sa kung hindi naman sila, hindi naman mong mamimaintain yung aking number one sa performance among all government officials. Ever since. Si Pangulong Aquino, 55% ang approval rating na nakuha nitong Setyembre. Mas mababa lang ng 1 percentage point kumpara noong Hunyo. Tumaas naman ang trust rating ng Pangulo ng 1 percentage point. Bukod kay Binay, bumaba rin ang approval at trust ratings ni Senate President Franklin Drilon. 13 percentage points ang nabawa sa kanyang approval rating. 9 percentage points naman ang nalaga sa kanyang trust rating. Bumaba rin ang approval at trust ratings ni House Speaker Feliciano Belmonte at Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon sa Pulse Asia, walang nagkomisyon sa survey sa 1,200 Pilipino na ginawa nitong September 8 hanggang 15. Mainit naman ang pagtanggap ng Malacanang sa resulta ng survey. Ito na raw ang tugon sa mga grupong nananawagan ng pagbibitiw ng Pangulo at sa mga grupong gustong palawigin pa ang kanyang termino. Bukas ang Pangulo sa lahat ng mga panggagalingan na makabuluhang feedback o pagpapahiwatig ng saloobin ng mga mamamayan kung paano ba nila nais maipagpatuloy ang mga reforma at transformasyong naumpisahan na. Ruth Cabal, GMA News.